At dahil hindi sakto sa iisang video ang kaganapan sa volleyball sa loob ng isang taon, heto at may part 2 pa tayo. Ang mga hindi malilimutang ganap at di inaasahang pangyayari sa taong 2022. Ika-16, ang napaka-kontrobersyal na challenge system. Matagal na nga dumating, nahirapan din silang gamitin ito. Sa laban ng PLDT kontra sa Petrogas, umani nga ng mga negative comments ang PVL organizers dahil sa kanilang hindi pantay na desisyon sa laro. Ika-17, ang kauna-unahang yellow card ni Eliza Valdez dahil sa maling pagtawag ng referee. Mahinahong nagreklamo ang kapitana para sa kanyang kupunan, pero hindi naman ito sumang-ayon at bagkos. Pinatawan pa ito ng warning card, kaya Baldo uminit at bumawi ng isang malakas na hampas para sa kupunan. Ika-18, ang bigla ang pag-resign ni Coach O sa kupunang Choco Mucho. Nabigla ang lahat nang biglang nag-post ang kumpanya sa kanilang Twitter account sa kanyang pag-alis at mag-focus na lang sa Ateneo Blue Eagles para sa paparating na UAAP. Hindi naman mapigilang magkomento ang mga fans. Nahahati kasi ito dahil bago pa man nangyari ito ay pinutakti muna si Coach O ng mga samut-saring bash dahil sa unti-unting humihina ang kanyang mga kupunang nahahawakan. Gayunpaman, mananatili pa rin isang consultant si Coach O sa Choco Mucho Flying Titans. Ika-19, ang hinihintay na sagupaan. Ang F2 Logistics kontra sa Creamline Cool Smashers. Matagal na ngang hinihintay ng mga fans ang tunggalian ng dalawang kupunan. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, natalo ng F2 ang mabagsik na Creamline. Natunaw ito sa 14 service aces at 14 blocks ng F2. Bagamat hindi man nakapasok ang F2 sa finals, ay nagbigay pa rin ito ng marka sa PVL dahil sila ang kauna-unahang nakatalo sa Creamline. Sa mga fans, hindi na rin makapaghintay sa pagbawi ng Creamline Cool Smashers. Ika-20, hindi naman nakaligtas si Kalimaw sa mga fans dahil sa kanyang IG stories patungkol sa McDonald's ice cream issue. Pinutakti ito ng mga bash dahil natiempohan ito sa laro ng Creamline at Army. Nakakuha kasi ng isang set ang Army sa Creamline at tiempo naman ito ng mag-IG story ito patungkol sa ice cream machine are down all the time. Pinagtanggol naman agad ito ni Chang Abi. Ika-21, ang laki ng impact sa mga fans ng mablock ni Wong si Galanza. Ang muling pagtutunggali nila Wong at Galanza sa court ay malaking bagay pa rin sa kanilang mga fans. At pigil hininga naman ang lahat ng magkabanggaan sina Galanza at Di Guzman. Natigilan ang lahat nang makitang matagal nang nakatayo si Di Guzman sa pagkakabangga ng dalawa. Masakit para sa mga fans na may ma-injured muli sa mga hinahangaan nilang manlalaro. Ika-22. Dahil sa usapang injury, muli na namang nalagasan ang Choco Mucho. Dalawang key players ng Choco Mucho ang muling na-injured. Bakit naman kasi pagpapalapit na ang finals ay dun naman tiyempong magkaka-injured ang kupunan? Hindi nga nakaligtas sina Kath Tolentino at Des Cheng. Nadurog ang mga puso ng Choco Mucho fans sa nakikitang laglag na ang kupunan, nagka-injured pa. Kaya wala nang masasakit pa sa naranasan ng Choco Mucho. Ika-23, marami na ang nakaabang sa pagpasok ng Creamline sa finals. Pero salungat ito sa pangyayari dahil nanalo man sila, ligwak pa rin sa finals dahil sa points quotient rules ng PVL. Hindi naman maiwasang mag-isip ang mga fans na pinagkaisahan ang Creamline ng ibang kupunan. Ilang puntos lang kasi ang lamang naging bato pa. Ika-24, ang huling hampas ni Valdez sa taong ito, na-injured pa. Nataranta ang lahat ng makitang na-injured si Valdez sa kanang tuhod nito dahil sa paghabol sa bola. Isang malakas na tunog ang narinig nito sa kanyang tuhod pagkatapos magbuwis-buhay ito sa pagsalba ng bola.
Masaya naman ang mga fans nang makuha ang resulta ng MRI dahil hindi na ito nangangailangan ng operasyon. 25, ang huling issue ng taon. Tinuligsa ng sari-saring komento ang Boracay snub issue ng Chocomucho Flying Titans. Hindi naman ito pinalagpas ng isang vlogger at isang reporter dahil sa snub issues ng kuponan. At umabot nga ito sa Rebisco Company at pinagtanggol ang kanilang players. Ayaw naman paawat ng ibang mga vlogger at umingay ito sa buong bansa. Hati naman ang komento ng mga tao patungkol sa issue. 26, ang pagtatampuhan ng magkaibigang Sed at Kyle. Napansin ng lahat ang katamlayan ng kanilang pagkakaibigan nang mapansing hindi na nagkikibuan at hindi na rin nagsasama ang dalawa sa kanilang mga social media account. At kahit mismo sa court, kapansin-pansin rin ang hindi pagkikibuan ng dalawa. At mga fans, isa sa nakitang dahilan ng kanilang hindi pagpasok sa finals ay sa hidwaan ng dalawa. 27, hindi naman nakaligtas kay Denden Lazaro Revilla ang pagalitan ang mga fans. Damay pa nga pati ang DJ na si Jimmy Nocon dahil sa lakig abala ng ginagawa ng mga fans during game. Ma, sayaw ka naman! Nakayating ka naman dito! That's annoying, to be honest. Panghuli, syempre, historic achievement ng Beach Volley star na sina Gonzaga at Rundina Tandem na nakaabot sa finals. Natalo nila ang mga ibang bansa tulad ng Canada at Czech Republic. At natalo rin nila ang kapwa Pinoy na nakapasok rin sa finals na sina Rodriguez at Isla Por. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Thanks for watching. And of course it's sad because we can't, unfortunately.